Welcome to Full Grace Church. If you want to know how blessed you are, please watch, like, subscribe, and share our YouTube channel. Enjoy watching. God bless. Tayo ay nakapakinig ng kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita ay very powerful, invaluable, at ito ay pagkain spiritual natin. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kailangan natin kumain ng kumain ng kumain. Amen? Pag hindi ka kumain, talaga magugutom ka. Ang spiritual mong pamumuhay kapag hindi napuno, kapag hindi kumain, gutom na gutom yan. Ang dulot nito, takot. Kasalanan. Kaya dapat pakainin natin, pakainin at pakainin natin ang ating buhay spiritual. Okay, sa panaparaan, sa pagkakita ng pakikinig ng pakikinig ng kanyang salita. Sa praise God, nandito ka para pakain ng kanyang mana. Pag sinabi natin mana, is si Jesucristo mismo ang picture ng mana. Yung mana ay yung fresh na binibigay sa mga Israelita, ng mga Israelita ay naglalakad sa ilang, siya, ang picture noon is mana, ang picture noon is Jesus Christ, na siya yung bread of life. Amen? Siya yung word. Siya yung salita na ating pinakain. Siya yung salita na ating pinakinggan mo, in-internalize mo, mini-meditate mo, lumalakas ang buhay mo, ang buhay spiritual mo. Amen? Sa kapag nakikinig ka, talagang iba ang merong transformation sa heart mo, sa buhay mo. Now, so napakahalaga ng kanyang mga salita kasi siya mismo ang salita. Napakahalaga niya. However, kailangan natin sa panahon ngayon, kailangan natin magpursige. Hindi tayo magpupursige para maligtas sa Panginoon. Ligtas tayo, kaya naman normal sa atin na magpursige. Amen? Amen? Ligtas ka na, kaya namubungaan doon. Huwag mong hayaan na meron akong kapitbahay doon sa kaskasan nila. Oh, pastor, may tumubo na bang kabuti sa inyo? Wala pa. Wala pa naman. Ay, baka nag-spray ka. Ay, opo, nag-spray ko ng power ng pamatay ng dabo ng dabo. Ay, kaya naman pala, pastor. Sabi na Isaiah yun. Kaya naman pala, pastor. Ay, walang tubo. The pointer is, do not, let us allow yung natural na tumutubo sa buhay natin na tumubo, magbunga, at may bahagi sa ibang tao. Huwag po natin i-stop. Huwag po natin i-hinder. Ang ibig ko pong sabihin, simula ng isa ka ng pananampalataya, na indwell na ang banal na Espiritu sa iyo, nananahan na sa iyo, at kung saan mabubunga ang mga bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan. Kundi, bigyan mo ng pagkatataon para lumago pa. Amen? Especially ngayon, sa panahon ngayon, kailangan natin lumago ng lumago. Dahil ang ating mapapag-usapan, do not let your crown be rough. Huwag po nating hayaan na nanahawin, especially ngayong panahon ito, end times na tayo mga kapatid. Huwag nang patupik-tupik. End times na tayo, do not let your crown, huwag po nating hayaan na ang ating corona may ibigay sa pagkataan na kita natin ng Panginoon, ay nanakawin pa. Hello? Amen? Basahin natin ang 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 19. Young people, I encourage you mag-upload na mag-download na kayo, download bang download, mag-install na kayo ng Bible application sa inyong mga cellphone. Mag-install na kayo. Bakit yung gusto nyo, yung naiintindihan ninyong Bible. Sa 1 Corinthians chapter 9, 19 to 27. Sabi niya, pero ang basahin ko lang dito is yung sinabi niya dito sa 25.
Sabi niya dito, and everyone who competes for the prize is temporary in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. We for imperishable crown. Let us pray, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong word. Salamat sa puso. Ready-ready na kami para ma-receive ang mga favor mo sa pamamagitan ng mga salita. Salamat at ikaw siya madakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Perishable crown at saka imperishable crown. Pag sinabi natin crown, what is crown? Pag sinabi natin corona, huwag po natin hayaan na tayo ay makulogya. Alam niyo yung makulogya? Nabalitan niyo si Colombia na dapat si Colombia na yata yung makukoronahan? Pero Philippines pa rin pala ang panalok. Nabalitan niyo yan? Huwag natin hayaan na aking buhay Kristiyano bilang makulogya. Na imbis na para na sa'yo, ay aagawin pa ng iba ngayong end times. Pinaghirapan mo? Ibig sabihin, matagal na panahon naging Kristiyano ka, yung mga reward mo supposedly ay madadagit pa. Hindi yung reward yung ginawa mo noon, naka-record na yun. Rewarded ka na noon. Kaya lang yung privilegyo pa sana na magkaroon pa ng mas higit na reward ay pwedeng manakaw yun. Pwedeng mawala yun, yung privilegyo yun sa panahon ngayon. Lalo sa panahon ngayon. Dahil ang gawa ng demonyo, tingnan nyo nga, gumawa siya ng paparaanan, like itong indiksyon. Lilinlangin niya ang mga tao na hindi niya alam. Kapag ang isang tao na hindi niya alam ang kanyang Biblia, ang mananatili sa kanyang puso, takot. Why? Kasi ang nasa isip niya, baka naman ito na yung 666. Baka naman ito na yung one world government. Ito na yung tribulation. No. Anong dulot nun? Takot sa puso mo. Imbis na magpursigi ka, imbis na magawain ka ng may kapanatagan at may kapayapaan, hindi na. Ninakaw na ng demonyo ang kapayapaan ibinigay pinagdalog sa ng Panginoon. Kaya mahalaga na alam mo ang Biblia, alam mo ang salita ng Panginoon at paniwalaan mo. Now, kapag sinabi natin crown dito, well, of course, iba yung crown of salvation. Lahat po tayo ay ligtas na talaga. Kagaya na natin sa Sunday school kanina, we are crowned with His holiness, with His righteousness, well, of course, we are saved. Pero ang tinutukoy natin dito is metaphorically is the reward. Ang ibig kong sabihin po dito, it is our reward. Huwag po nating hayaan sa panahon ngayon na yung reward natin ay madadagit pa ng iba ng kaaway. Huwag po nating hayaan yung opportunity na sa masasayang, especially in these end times. Evangelize. Mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Kapag alam mo na ikaw ay nakakaangat na at meron kang kapatid at meron kang kakilala, kabarkada na gusto mo rin mabahaginan, may ligtas, buka. Akayin mo. Sama mo. Bring him to Jesus Christ. Bring him or bring her to His grace. Not to the church. Ito the chapel. Ano yung gusto naman ito? Pili ko na gagawin. Yes, dali mo. Pero lang yun. Pero ang ibig kong sabihin, it is essential. Kapag dinala mo siya kay Kristo, kapag dinala mo kay Kristo sa biyaya ng Diyos, ibig sabihin, kapag in-evangelize mo siya at nakita niya yung pagkakasala niya at nakita niya ang kaligtasan kay Kristo, ma-inlove siya kay Kristo, imposible hindi siya makahanap ng simbahan na pagkakainan niya. Kusina niya. Amen? Amen. Very first thing that you need to do is to bring them to Jesus Christ. Madali lang makakain dito sa simbahan, lalo lang kung hinila mo lang sa labas. Tara! Oo, sige, tara! Boy, tara, boy! Okay lang, boy! Tara! Okay lang, madali magdala sa simbahan. Pero madali lang din lalabas kung hindi pa niya naiintindihan si Kristo.
Pero hindi po sinabing bawal magdala ng hindi pa man napalataya. Magdala. Who knows na yung mga salita na nababanggit natin, doon siya nakapakinig, doon din nabubuo ang kanyang pananampalataya. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, we need to persevere in our ministry. Putang pahihin na ngayon panahon ng end times. So, may sinabi kasi si Apostol Paulo nito, pag sinabi natin crown nito, ang tinutukoy natin is not the crown of salvation. We are already saved. Amen? We are already saved. The moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already saved. Now, we are talking here metaphorically, yung reward. Yung gunguna, yung premyo na pwedeng manakaw, yung oportunidad na yung nakaraan mo, hindi na mananakaw, pero ito pa, sana madagdagan pa sana, kaya lang, kapag pahina-hina ka ngayon in times na ito, wala. Ito yung big shot para sa akin. Itong end times na ito, ito yung big time na reward. Huwag tayong pahina-hina. There are two kinds of crowns mentioned here. Dito sa verse 25, yung perishable crown at saka imperishable crown. Two kinds of crowns. Sa verse 25 nabanggit doon, yung perishable crown at saka imperishable crown. Anong sinunod ko dito? Perishable crown, ito yung mga koronang, for the word itself, perishable, ay nawawala, nasisira. Ang imperishable crown, it is yung imperishable, yung uncorrupted, hindi nawawala. Ano ibig sabihin ng corona? Yung corona na perishable. Yung katulad ng nabanggit na sa school teacher kanina, sabi niya yung nabubulok at di nabubulok. Biodegradable at non-biodegradable. Ano yung mga corona ito? Corona ng honor na kinuha mo? Materiales na meron ka? Sikat ka, halimbawa, sikat ka. Kinuha mo na yung corona mo bilang isang sikat. Hindi ko naman sinabi bawal maging sikat. Pero hindi ko sabihin, si Kristo ba ang bida sa pagiging sikat mo? Yung corona ng maraming pera, mayaman ka. Hindi ko naman sinabi maraming, bawal maging maraming pera. Pero si Kristo ba ang napapangkurehan sa maraming kang pera? Kapag hindi, nawawala yun. Yung corona yun. Ang corona ng karangalan na kinukuha mo, nawawala. Perishable. Wabok ka, matangkad ka, talentado ka, pinalampangan ka, ikaw ang bida, nawawala yun. Pero kapag ibinabalik mo ang bida sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang kapurihan sa ating Panginoong Hesus Kristo, yung corona niya ay hindi nawawala. Amen? Amen. Now. Praise God. Hallelujah. Ayaw na tayo magkakorona, ha? Corona. Okay. So, those are the different two kinds of crowns that was mentioned here. Now, okay. Another point here is, who is to be crowned? Sino ba talaga ang makoronahan? Amen? Hello? Sino ang mabigyan ng corona? Well, of course, tayo. Yung mga mananampalataya na naniwala sa tinapos na gawa ni Jesucristo sa cross ng Calvary, yung mga Kristiyano, genuine na Kristiyano, sila po yung makoronahan tayo po. Hindi dahil sa nagsisimba tayo sa limawit, no. Lalo na sa labas ay hindi na makoronahan, no. Dapat po tayo makoronahan as long as we believe in Jesus Christ. Corona of salvation. Pero yung corona ng reward, yung mga reward na tinutukoy natin dito, kanya-kanya tayo. Alam niyo, kahit ako isang pastor, baka pagdating doon sa langit, meron pa mas mataas ang rangko sa akin. Baka ngayong isang matanda dito o isa sa atin ay nanginagdalangin ako, baka mas mataas pa yung kanyang reward doon sa langit. It is not about rank position. It is how pure is your heart in doing your ministry. Amen? Kung gaano ba kapuro? Yung bang pagsisimba mo dito, purong-puro si Jesucristo ang bida? Ngayon kung hindi, i-assort mo yan.
itarim mo yan. Ang isang kahoy na hindi nagbubunga, malago, madahon, pero wala namang bunga, tinitariman. Tama? Ibig sabihin, yung papunta mo dito, baka naman hindi si Jesucristo ang bida, tanggalin mo na yung ganong kaisipan. At hayaan mo si Jesucristo ang bida. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Now, who is to be crowned? Tayo. Sabi niya, Apostle Pablo nito, that we need, in you, we will run not with uncertainty. Ano ba? For not as one who beats the air. Si Apostle Pablo sinabi niya, ayaw niya na yung sumusuntok sa hangin, yung air punching. Dapat talaga, kung gusto niya Apostle Pablo, pag sumuntok, may natatamaan. Ang ibig niyang sabihin dito, mga kapatid, yung gawa mo, yung ministry mo, yung ginagawa mo dito, yung pagpunta mo sa simbahan, kailangan si Kristo ang bida. Puro-puro. Dahil kung napunta ka lang dito na parang wala lang, papugi lang, or papilt lang, okay lang din naman yun. Nakikinig ka lang din naman. May darating ang panahon, kanya nga lang, hindi pa doon nag-uumpisa ang reward mo. Ano eh? Well, alam niyo, purify your heart. Allow Him to purify your heart, your motive. Your motive. Okay. Ang sinabi natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 17, kapag ginawa mo ng willingly ang isang bagay, you have crown. Kapag ginawa mo ang isang bagay dahil responsibility, parang naisip mo responsibility lang yun, wala kang corona doon. Ibig sabihin, pag if you did it willingly, ibig sabihin, mula sa puso mo, magsisimba ako. Na-inlove ako kay Kristo, magsisimba ako, you have a crown. May sinabi sa 1 Corinthians 4:17. But if you did it as a responsibility, na parang magsimba lang ako, magsimba, religious, para lang masabi nagsimba ako, para makita ng mga tao nagsisimba ako, wala ang crown doon. Pero, nanitiyak ko, pagdating ng panahon, kapupunta mo sa simbahan, darating yung totoong panahon, yung tamang panahon na talagang totoong ikaw ay maligtas. Isipin po natin, lagi kong inuulit, hindi porket pumasok ka sa drugstore, magaling ka na. Pag pumasok ka sa drugstore, kumuha ka ng gamot, na yung alam mong sakto doon sa sakit mo, ipinatake mo, ininom mo, doon ka pa lamang gagaling. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi porkit pumasok ka sa simbahan, paglabas mo, Kristiyano ka na. Pag pumasok ka sa simbahan, bago ka pumasok, mas napakainam, mas mainam, na alam mo na ikaw ay sumuko kay Kristo, kaya ka pumapasok sa simbahan. Yung purity. Amen? Hallelujah. When is to be crowned? Kailan ba tayo ipukoronahan? Pagdating doon sa worldwide of judgment, yung sinabi natin kanina, yung Bema Seat of Christ, yun yung time na kung saan doon na natin i-receive. We will never be judged. Jesus Christ was judged for us. Siya po ay nahusgahan para sa atin. Ang ginawa mo namang napakasimple. Ginawang simple ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na mismo ang namatay sa cross. Siya na mismo ang nahusgahan. Siya na mismo ang tumakos. Gumanap sa banal sa kautusan para hindi ka na sa kautusan magtiwala, sumunod, dahil hindi ka naman may ligtas ng kautusan kundi yung tanging pananampalataya mo sa kanyang tinapos na gawa sa cross Calvary. Ginawa niyang simple. Faith sa kanyang ginawa sa cross Calvary. Meron method si ministry dito. Meron siyang method na gusto nating gawayanin. Ang sabi niya dito sa verse 23, now this I know for the gospel's sake that I may be partaker of it with you. Pero sabi niya muna sa 19, for I have prayed with faith from all men, I have made myself a servant to all. Wow! Si Apostle Pablo, ginawa niyang servant ang kanyang sarili para sa lahat, that I might win the more. Para mas marami pa siyang mawiwin. Ano ba yung sinabi niya? And to the Jews, I became as a Jew, that I might win Jews. Ang ibig niya pong sabihin, siya po ay, sa mga Hudyo,
Napakahudyo siya para mawin niya ang mga Hudyo. Ano ba? To those who are under the law, hello? Are we under the law or under the grace? Under grace. Under grace. To those who are under the law, sabi niya, that I might win those who are under the law. Itong si Apostol Pablo, naging under the law, hindi niya ginaya yung pagiging turo ng under the law, pero ibig niya sabihin, ay nagpakumbaba siya sa mga tao under the law para mawin niya ang mga tao na sa under the law. Hello? At anong sinabi niya? That I, ano ba? To the weak, sa mga mahihina, with regard sa pananampalataya, mahihina sila, nagpakamahina rin siya, or lumapit siya sa mga mahihina, or pinakumbaba siya, or gumawa siya ng paraan para mayaakay ang mga mahihina para mawin niya. Hindi niya sinang mahina, inong matuloy, mamartak matuloy, ikaw ay siya yung mga ganito, kung ano-ano ba, maraming kasalanan na nakuha ng tao yun, mahina siya, hindi niya inapakan, hindi niya kinundem. Hindi niya, iwasan ko yan, ako'y nagsisimba siya, hindi. Hindi po. Inabot niya. Para mawin niya. Paano niya inabot? Ipinakita niya ang pag-ibig ni Kristo doon sa tao. Ipinakita niya ang ginawa ni Kristo doon sa kasalanan ng tao. Hindi lang niya, katulad ng mga maraming mga pastors, I'm sorry to tell you, watch out. Maraming mga pastor, kapag may nakita ang membro, hindi ko dito, nagpasol, nagkasala, igawal po ng preaching. I-contempt yung tao. Upang alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya na mali yung kanyang ginagawa. Yes. Napakaganda na igawal, napakaganda na, mas maganda totoo na alam ng tao ang kanyang ginagawa na mali. Pero huwag mong hayaan sa ganung sitwasyon. Ipakita mo ang ginawa ni Kristo sa mali niya. Anong ginawa ni Kristo? Tinanggap ka niya, inibig ka niya, at kapag tapat ka na ng palatay, nagpakumbaba sa kanya, tanggap na tanggap ka talaga. At handa siya patawarin ka. Amen? Pakita mo ang ginawa ng tao. Kaya ginawa ni Kristo doon sa mali ng tao. Natitiyak ko kapag yung tao niyo na in love kay Kristo, usa siya mismo ang magbabago. Sa mga totoo at tapat na nakaintindi ng grace of God, siya mismo ang magsasabi, bawal ang mag-ino, bawal ang magsigalyo, bawal ang ito, bawal ang anak, bawal ang anak. Kasi nakakasama sa katawan ko, ang katawan ko ay templo ng Diyos. Masampit. Kung hindi ko man magawa man, at least kaya ko, Lord. Thank you, kaya ko. Amen? Amen. Pero kapag ikunti, wow, pag-iinom ka kasi, kailan mo ba siya maatay? That is the method na gusto ipapaabot sa atin ni Apostol Pablo, na ibig sabihin, kung mahina yung tao, abutin mo. Encourage. Okay. Encourage mo dito. Amen? Oh, Another one here. So from gospel's sake, sabi, from gospel's sake, that Paul may be partakers with us. Sabi niya, ito si Paul, para sabi niya dito sa 23, now this I do for the gospel's sake, that I may be a partaker of it with you. I may be a partaker of it with you. Ibig sabihin, before na talaga mag-evangelize ka, before na mag-share ka ng word of God, make sure na partaker ka muna ng gospel of grace. Make sure na naintindihan mo, tinanggap mo talaga totoo ang Panginoong Kristo. What can you share kung wala ka namang buhaw naman yung inyong puso mo? Alam mo yung buhaw? Yung wala namang laman. Anong ibang bahagi mo kung wala ka namang laman?
Tanggapin mo muna at natitiyak ko kapag tinanggap mo, magkukumapaw yan. Hindi mo mapigilan ang sarili mo kundi ibahagi rin sa ibang tao. Ha! Hallelujah! Si Paul Batismo, kasama tayo. At sa masasabi niya sa Galatians chapter 5 verse 18, Galatians 5:22, sabi niya doon yung mga bunga ng Espiritu, hayaan ninyo. Una-muna, hayaan ninyo, tinanggap mo pa yung Jesucristo bago mag-evangelize, kahit hindi ka marunong magsalita, kapag tinanggap mo pa yung Jesucristo, nakindwet ang banal na Espiritu, magbubunga ang banal na Espiritu sa Galatians 5:18, makikita mo doon ang mga bunga ng Espiritu. Lumalabas sa iyo ang kabaitan, pagtitimpi, temperance, ang joy, ang lahat na yung mga bunga ng Espiritu. Pag lumabas na doon, kahit hindi ka nagsasalita, nakikita ang testimony ng life mo. You are good as a minister. Your life testimony is a living preaching. Amen? Yung testimony ng buhay mo, malaking preaching yun. Buhay na patutuo. Buhay na preaching sa mga taong nakakapitan. 1 Corinthians 5:15 verse 5-8, sinabi niya yun, 58 mother, your labor is not in vain. Huwag po kayo mag-alala, ngayong intense, magpursige kayo sa gawain sa Panginoon. Kung anong meron ka, young people, kung anong gift meron ka, gusto mong kumanta, hindi pa huli ang lahat. Pero siguraduhin mo naman, nasa tono ka. Kung gusto mong mag-ministry, maging leader, mag-leader ka. Kung gusto mong magsimba, para kung gusto mong magsimba, maging member, maging sumaki fellowship sa mga young people, sa mga ibang tapang, maging fellowship ka. Kung gusto mong yung ministry marlatin, para kung magsimba, manilpihan ka sa Panginoon, sige, manilpihan ka. Ito, yung big time na panahon. Kung noon, nasabi, siguro para sa akin, sa interpretation ko is double pay. Kung baga sa sweldo, double pay na yun. Why? In times. Noon, okay lang. Kung pag nagkawain ka, pag nagme-ministry ka, it's okay. May reward ka. Pero sa ngayon, in times na ito, double pay ka. I believe. Why? Maraming mga malaki. Ang demonyo, gusto niya, ito na yung tribulation, gusto niyang linlangin tayo. Pero wag po tayo malinlang. Gumawa tayo ng may kapayapaan sa ating isipan, ng may pag-ibig. Ibahagi natin kung anong meron tayo. I-exercise natin kung anong gift meron ka. Kung meron kang gift sa giving, meron kang gift sa pag-organize, gamitin mo. Mag-double time ka sa gawain sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa Bible, your labor is not in vain. Yung ginagawa, yung pagkukumahog mo, yung pagkukusigi mo, yung ministry ay hindi napapawa na walang bahala. Meron kang reward pagdating ng panahon. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya dito, tayo ay hindi binigyan ng espiritu ng takot. Tayo ay with love and a sound mind. Ibig sabihin, i-enjoy natin. Remember this one, your labor is not in vain. Do not let your crown be rough, especially this in times. Keep going. Minister, leaders, maging pillars kayo ng simbahan ito. Tumindig kayo bilang mga poste ng simbahan ito. At dahil kahoy-kahoy. Supposing itong posting ito ay matukul, mabalik. Ano sa palagay natin mangyayari? Marahil lang tayo siya, pero weak na siya. What if pagdating ang bagyo na malakas? Ibig kong sabihin, ngayong mga leaders, kayong mga minister, yung mga leaders, yung mga tumatayo at tumitindig dito, I encourage you, stand still. Maging poste tayo ng simbahan ito. Amen? Okay. And kayong mga member, kami, kayong mga attenders, tayong mga attenders, huwag niyong sabihin wala kayong gampanin.
napakalaki po ang gampanin ninyo. Napakalaki ng oportunidad para mag-minister ang bawat isa sa atin. At yung pag-minister natin, kung isa kang musician, keep worshiping the Lord. Your labor is not in vain. Amen? Kung isa kang driver ng tricycle na nag-ahatid-hatid or what, kung ikaw isa kang, your labor is not in vain. Hindi po nasasayang yun. Ministry yun. Yung Panginoon sa kayo mo, kung ano yung lahat, maraming mga bagay kung paano mo mapagsilbihan ang Panginoon, gawin mo lang iyon ng may purity sa iyong puso. Yun lang mga kapatid, magandang tanghali sa ating lahat.